Alright mga isda, so welcome back to my channel. So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So kakagising lang natin, naisipan ko mag-vlog para ipakita na yung backyard. So tutur ko kayo sa backyard natin o yung tinatawag natin Aquapos, yung Aquapos City, no? So natapos na siya. So yung dating fish, nandito ako sa dating fish room, no? So papakita ko yung dating fish room, naging na siyang tambakan ng mga ano namin, mga equipments pang fish, no? So tapos explain ko na lang yung about sa backyard. So tara. So yan mga isda, nandito yung mga gamit natin, yung mga styro, pan-deliver ng mga fish, lahat ng mga aparatos natin. Ayan. Saka nandito yung mga ibang alaga, no? Andyan din sila. Tapos, nandito tayo. Wala nang mga ako. Isa lang aquarium dito. Ito na lang. Nag-iisa na lang yan. Ano lang yan? Parang display na lang. Tapos, mga dating gitara natin, nilagay ko na rin dyan, no? So, ayan. Ganyan lang siya. Wala nang bago dito, no? Inalis ko na rin yung dinolium. Diba, dinala natin sa shop. Tapos, yun lang. Patayin na natin ilaw. Tapos, put na tayo sa backyard. Okay, mga isda. Sa labas, ganito yung itsura. Ganyan yung makikita nyo. Para siya naka-divider. Yan, ganyan siya. So, ayan. Pasok na tayo. Una nyo makikita itong mga batcha. Pero pagpasok mo, ganyan siya, no? Maririnig mo yung tubig galing sa fish pond. Tapos makikita mo na yung mga tanks. Ayan, kumpleto na, no? Kumpleto na. Tapos, nakatakip yung mga yan dahil umuulan, baka mapuno. Mga binibenta namin yung mga pebbles. Makikita nyo na rin yung birdcage. Ayan, wala pa laman. Mga ref tubs natin, mga baby. So, ilang araw, ilang linggo lang, ayan na. May baby na sila, no? Tapos, ito na yung breeding, ano natin, breeding place. Para sa mga guppies. So, ikot ka dito. Yan. So, balik tayo sa pinakauna. Yan. Ayun yung pinakauna, yung manok. Manok na walang pares, no? Native yan. Naglalabas lang siya ng itlog. Pero wala siyang asawa. Wala pa kaming magitang asawa, no? So, ayan. Tapos, mga plants na dyan. So, nagsimula tayo dito sa pond. Yung setup ng pond natin, ganyan lang siya. Yung filtration system natin, yan. Yung mga water lettuce. Yung mga water lettuce, nagsisilbing foam. Para kumuha ng mga sediment sa tubig, at saka mga malimbawa, mga ammonia, sobra-sobrang fish food na yung lumalabas sa fish food na tawag dito. Yun na, mga nitrates, ganyan. Mga di good sa fish. Sila yung mga plants yung nagko-consume. Ayan, nakikita nyo, walang laman. Alam nyo bakit? Lahat ng flower horn ko dito ako nilagay. Hindi lang natin sila makita, pero nandyan silang lahat. Pero si Billy nandito. Si Billy, tawagin natin. Ayan, ayan. Ayan si Billy. Nag-enjoy siya dyan, no? Tapos kinakain niya yung mga guppies na gusto niya. Ayan siya. Lahat siya ang flower horn. Tapos mga binibenta namin na plants, nandyan na rin. Ayan, lahat dyan. Flower horn yan. Nag-focus, nilagay ko na lang mga flower horn dyan kasi doon sa mga aquarium, ano siya. Mga parang show, pang show na yung mga sa aquarium. Tapos usog ng konti, sobrang daming guppy grass, no? Ayan, sa mga bumibili sa amin, kung gusto nyo ng free guppy grass, sa mga customers namin, pwede. So ayan mga goldfish natin, so good condition pa rin sila, no? Hindi nyo, nasa na ba? Wala, di ko sila makuha, pero ito. Ayan na yan. Ayan na. So, okay sila, no? Masaya sila sa environment nila. Hindi mataas yung tubig kasi mga rancho yung mga yan, no? Mga style na rin, mga iba't ibang klaseng style.
na mga may mga nagtuturo lang sa akin kung gaano katas yung tubig, gaano kakonti, ganun lang. So yung filtration, sira yung water pump. Tapos mayroong water pump dito na pinapasok dito hanggang doon, tapos lalabas doon. Tapos pag ganun yan, no? Yung flow, pag ganyan. Tapos babalik dito. Tapos sakit na naman doon. Ganun lang siya. All next tayo dito. Sa mga batsa. Yung mga batsa, nakita nyo na to. Wala lang, may tubig, tapos may mga guppies. Dito yung nagsilbi mga grow out namin, no? Mga grow out. Sa taas, mga mollies. 24,000 mollies, pero di pa napakita yung mga yan. Pero dumami sila. Subukan ko pakita. Nakita nyo yung mga guppies na yan, di ba? Nasaan pa? Ayan. Nakita nyo yung mga yan, pinakita ko na dati. Subukan natin pakita. Ayun mga 24,000. Ayan, dami na nila, no? 24,000 mollies. Salamat, Sir Ron. Ayan. So, ayan. Ganun lang sila, yung setup. Atras tayong konti. Ayan. Ganyan yung setup ng mga batsa natin, no? Para silang naka condo. Ayan. Condo. Tapos sa baba nila, siyempre, pag nagde-drain kami, naisip ko, sayang yung tubig na natatapon. Anong magagawa ko sa tubig na matatapon? Aquatic plants. No, ganyan lang setup ng aquatic plants ko. Pero huwag nyo gagawin to kasi medyo delikado. Pag di nyo alam gawin, pag natuyo lang na konti lupa, mamatay din sila. So, palaging basa dito sa lugar na to, palaging basa. Kaya medyo malamig sa part na to. Ayan, pagiging nyo basa. Tapos susuka lang konti, mga palanggana. Guppies lang din mga yan, mga binibri, pinapadami namin. Tapos dito naman mga plants, mga tinatawag na crypto. Nakalimutan ko na sa tagal na hindi ko na sila iniisip. Crypto green, mga merong crypto green, crypto brown, naghalo-halo na dyan, tsaka mga may mga isda dyan para walang lamok. Basta may tubig, walang lamok. Ito nakatakip lang, pero alisin ko, sige. Ayan. Ayan, mga guppies. Ito mga order lang mga yan, no? Ayan dyan. Ito mga guppy lang din laman. Pero dito, sige, huli na natin yung shop. Ayan, mga guppies lang yan. Ito walang laman dahil nahulugan ng mabigat. Nag-crack, nabutas, gagawin muna namin. Yan mga binibreed namin. Ano lang kami, massive breeding. Ito pala yung mga beta. Yan ah. Mga beta lahat yan, no? Mga beta. Tapos nagbe-breed na rin yung mga, nagbe-breed na rin sila for next, ano, harvest. Yan, lahat yan, magagapi yan. Tapos, dito dapat yung beta rack, no? Pero hindi pa siya tapos. Pero magagawa yun. Hindi ko lang mapapakita. Hindi ko alam kung kailan kasi. Hindi ko alam kung kailan magagawa. Ito, kulang ko na lang dito is bahay. Bahay ng ibon. Tapos, bibigyan na nila ako ng ibon. Kasi daw, pag wala pang bahay, baka magka-problema. So, yan. Ganyan lang yan. Siguro, pinturahan ko na rin to next time. Nangangalawang, oh. Yung ano, buti na kailangan ko mapinturahan to dahil moist dito. Tapos ito na, nandito yung mga baby ko. Yan, pagkain nila, nililinis namin yan araw-araw. Tapos ito, tubig, gusto sila naliligo. Ito nakaharang lang yan kasi bagong ano yan, eh. Mga 1 week na yung mga yan, 1 week tapang-tapang, oh. Hinahinara lang namin para hindi makapang-istorbo to. No? Matapang to, eh. Tapos dito naman tayo. Ayan, mga breeding ano namin ang guppies. Gaya lang setup namin. Kapag buntis na, hiwalay mo na. Ipasok mo dyan sa loob. Bahala na sila. Harvest kami nun araw-araw kapag nagda-drop. Ganyan lang. Ganyan lang setup.
Kung isipin mo, simple lang yung setup pero matagal po yung proseso ng paggawa. Kasi kung ano, usapang pera na rin, no? Tapos yung mga binibenta namin na yan, mga blitz, etc, etc, fish food, aquarium. Tapos, ito yung ganito yung makikita mo sa shop. Yan, ganyan. Para siyang pet shop na fish shop. Di siya pet shop, fish shop. Puro sila dito eh. Yan, ito yung aquascape. Ito yung tinatawag na aquascape. Di na ako gumagamit ng ilaw dyan kasi may araw naman. Yan o. Yan, balisneria. Ano? Balisneria. Yan, aquascape din yan. Wild aquascape, no? Mga 3 years na yung mga yan. So, ito na. Papasok na tayo dito. So, yan. May upuan. Nakikita nyo. Madaming nagtatambay dito. Yan yun. Narinig yung tubig. Parang nasa sapa. So, ito yung 75 gallons natin. Mga cichlid. Mga ano sila. Blue polar parrotfish. Hindi ko pa sila nabibreed, no? Dahil wala akong oras. Pero, dahil sinabi ko nga, mamaya ako na-explain. Sige. Turo ko muna kayo. Ayan, mga balisneria lang din na may ilalagyan para hindi kumalat. Kasi mabilis kumalat mga yan. Yan. Tapos, ito na, upo muna tayo. Yan na. Ito na yung pinaka shop natin. Dito nila, dito sila mamimili kung anong guppies gusto nila. Yan. Diba, yan, mga MBL. Mga ribbon jeans. Tignan mo yung ribbon. Nasaan naman? Nasaan ba yun? Hindi ko mapakita. Yan, ito ribbon jeans. Mahaba yung ribbon niya. Tapos, mga cobra. Yellow king cobra. Ito, mga chops natin mga yan, no? Sa taas. Ito, snake skin, metal red lace snake skin, purple ivory mosaic. Tignan nyo naman. Akala ko dati reject sila, no? Hindi pala sila reject. Pag pala nag-mature yung purple ivory mosaic, dun palang magkikita yung pagka-purple. Dahil ito, hindi siya mosaic, reject to, no? Pero syempre, tatabi ko siya. Mag-experiment tayo. So, yan. Iba-ibang klase ng strain kadalagyan. Kasi yung mga nagchat sa Aquapost City, tinatanong nila kung anong strain, di ko sinasabi. Gusto ko makita na lang nila dito sa personal. Di naman sila ma-zero, for sure. Kung magaling yung mga mata nila, meron silang makikita ang maganda. So, wala na akong explain masyado. Di ko napapakita yung iba, so ganyan na lang. Di ba, nag-post ako sa FB page ko, yung Warren TV, na magkukwit na. Totoo yun, magkukwit na ako. Yung nag-aasikaso dito is kapatid ko and yung kasama namin, no? So, yan. So, yun na nga, mag-aasikaso, hindi na ako. Sila, dalawang buwan na, hindi na ako yung nag-aasikaso dito, hindi na ako yung nag-bebreed. Wala na, hindi na rin ako yung nagbebenta. Basta tinuro ko na sa kanila lahat yung mga ginagawa. Sila na yung nagmamanage dito, no? Meron na, di ko na kaya kasi busy. Meron ako mga ginagawa na hindi pa, ano. Siguro soon malalaman nyo rin kung ano yun. Pero ngayon, at least, dahil okay na to, tapos na. May mga pumupunta dito eh. Kasi alam na nila ako, ganun. So, ayan, medyo hindi na mahirap pag, ano, pagbebenta rin. Mabilis na lang. So, di ko na pinaproblema tong shop, no? So, next time muna kwento kung anong mga ginagawa nating iba, no? So, ayan, oh. Mga P-dirt pala yung nandun. Mga red P-dirt. Meron din tayong P-dirt. So, ganun lang. Ito na yung backyard tour natin, no? Dito sa shop. Ganun na siya. Tapos na siya. Pwede, satisfied na ako. Dito pa lang sa fish pond, satisfied na ako. Dati isa lang yan, no? Ngayon, buo na. So, ayan. Yung kaya kong i-produce ng mga isda dito, kung masipag mga breeders,
pwedeng mag-stack ng mga 10,000 fish, ganun, 10,000 pieces na maliliit. Siguro mga kung gagamitin yung pan, yung 10,000 pieces na yun, hindi lang sa pan dyan, no? Wala pa yung pan dun. So, pwede na tayo dun. Tapos, pwede tayo mag-stack ng ibang klaseng fish, kaso di ko pa ginagawa. Nakafocus ako sa guppy, no? Nakafocus muna ako sa guppy para walang masyadong iniisip. Ayun, basta yung marketing style ko, ganun na muna. Focus na muna sa guppy. Tapos kung ano pang meron dito, yun, binibenta namin. Ayan. So, ayan, ganyan lang yung vlog natin. Nakita nyo na yung backyard. Sana nag-enjoy kayo sa tour. So, ito na muna yung magiging last vlog, no? Ito na muna, nakita nyo na. Sa about the fish. So, meron pa akong isang vlog na naka-reserva. Yun talaga yung pinaka-last na. Ito pala yung second to the last. So, ayun na. So, see you sa next vlog, mga kaista. So, salamat sa pagsuporta. Dumadami tayo ng subscribers, tsaka mga viewers at followers sa Facebook. So, thank you sa support. Sana magtuloy-tuloy, no? Kahit wala na tayo sa industry ng fish, no? Pero, itong shop, inuulit ko, hindi mawawala to, no? Hindi to mawawala. Kasi marami nagsasabi na mawawala daw to. Hindi siya mawawala. Bisita lang kayo sa mga customer. Pwede, wholesale, retail. So, ngayon, ubus na yung mga gapis natin na pang wholesale, no? So, salamat sa mga tumatangkilik ng gapis natin. Sa mga sinusupply natin, etc. So, ayan. So, sige na lang sa next vlog.